Ayon sa panayam ng boxing scene dito kay former 2-division world champion Jose Pedraza, sa kung anong tingin niya sa matchup na Lomachenko versus Lopez na nakaschedule na mangyari sa October 17. Para sa kanya, dodominahin umano ng taga-Ukraine ng mas bata at kasalukuyan pa ngayong undefeated na si Teofimo Lopez. Pero dapat nga lang daw ay huwag magpabaya si Hightech sapagkat may lakas din umano si Teofimo at kayang-kaya nitong saktan ng sinuman sa lightweight division. Matatandang itong si Pedraza ang tinalo noong 2018 ni Lomachenko para ma-unify ang WBO at WBA World Lightweight Titles. Sa laban nga nila ay nabilangan ng 2 beses sa 11 round ng taga-Puerto hanggang sa umabot sila sa desisyon. Dagdag nga rin ni Pedraza na importante daw para kay Teofimo ang early rounds dahil kung nasaktan na niya ang 2-time Olympic gold medalist sa unang 5 round, ay baka doon na niya posibleng matapos ang kanilang laban. Pero kung hindi niya ito magawa, dito na muna siya madodomina ni Vasily Lomachenko. Samantala, kung aalamin natin ang mga pinakanirerespetong organisasyon o platform ngayon, kung saan natin makikita ang listahan ng mga aktibong boxer na kabilang sa top 10 pound for pound, ito nga po sila ay ang The Ring Magazine, BWAA o Boxing Writers Association of America, Transnational Boxing Rankings Board, andyan nga rin ang ESPN at boxrec.com. Sa 5 platform nga pong ito ay may 3 Asyano ang kasama na kinabibilangan nila Gennady Golovkin, Naoya Inoue at ni Senator Manny Pacquiao. Ayon sa The Ring Magazine, Transnational Boxing Rankings Board at ESPN, ang Filipino champion daw ay number 10. Sa BWAA o Boxing Writers Association at boxrec.com naman ay number 9. Ito namang si Gennady Golovkin ay number 7 sa The Ring Magazine, Boxing Writers Association of America at Transnational Boxing Rankings Board. Sa ESPN siya ang number 9. Samantalang sa boxrec.com naman ay nakuha niya ang 4th na pwesto. Ang Japanese monster naman na si Naoya Inoue ay number 3 sa The Ring Magazine, number 4 sa ESPN at Boxing Writers Association of America, number 2 sa Transnational Boxing Rankings Board. Kaso nga lang ay bagsak sa 21st pwesto sa computerized computation ng boxrec.com. Take note na ang mga ratings pong ito ay hindi po ito yung all-time dahil iba pong usapan kapag ang titingnan na yung kanilang buong karir bilang isang fighter. Doon na nga siguro tayo pwedeng magreklamo kung maungusan pa rin ni Golovkin o Inoue ang tanging 8th Division World Champion. Mahirap din kasing i-dispute ang kasalukuyang ranggo ngayon ni Pacquiao sa pound for pound list sapagkat hindi na rin naman siya ganun kaaktibo ngayon. Hindi kagaya ng kanyang mga kasabay na mas bata sa listahan.